Paano ako mag-pruning ng sili? Ganito po. Tinatanggal ko po lahat ng sanga. Ayan naman po eh, depende sa klase ng sili. Ano po, kasi merong sili na yung bell pepper. Eh, dalawang may klase nun na ibang klase rin ng pag-pruning. Pero itong sili na to, umanghang, ganito po ako mag-pruning. Tinatanggal ko lahat. Ayan. Ayan, wala na. Kung may lumabas man na unang bulaklak yan, itatanggalin ko rin po. Kasi po pag tinalaki po natin to, eh magiging busi lang po ang sili natin. Madahon siya. Sa ganitong sistema na naranasan ko, pansigang man siya o yung manghang, eh maganda po pag bumuras na yung bunga. Pahihirapan po kayo sa papimitas. Yung kamay ko po, ano, wala po akong hinawakan ibang tanim, kundi siya lang. Itong sili lang na to.
sili. Yan po. Hindi po ako rito ng bonsai. Bonsai. Mangang din siya. Ang tawag niya yung tingala ito na variety. Ayan na po sila. Ipinunla ko noong February 6. Trinan sa plant ko noong February 28. Ito na po sila ngayon. Sa abono po, wala naman po akong ibang ginamit dito kundi yung ano lang, chicken dung, composted chicken dung nung nag-transplant ako. Saka yung compost, wala na po akong ibang nilagay dito. Yung sa pruning naman po, kung makikita nyo, wala po talagang sanga sa baba. Pati yung unang, dapat may unang bunga rito, tanggal din po. Wala po yung mga unang bunga. Walang unang bunga, tanggal din po yung kasama sa pruning para po maging ganyan ang itsura nila. Ang kagandahan po ng pruning na yon, eh katulad po nito, kung mapapansin nyo, hindi po siya madahon. Bunga lang po ang ano nakikita natin sa kakukunting dahon. Hindi siya busi. Yun po ang isang kagandahan ng ganong sistema ng pruning. At isa pa po, itong sili, eh kalabang-kalabang po nito ang whitefly. Ang whitefly naman po, ang ginawa kong pagsugpo sa kanila rito, katulad nitong naka-container naman siya, maliit lang espasyo, sama-sama pa sila. Eh nasa pagdidilig po rin po ang ano doon, sekreto. Ganitong maliit lang ang ano nila, maaliwalas ang ilalim nila. Pag nagdidilig po ako, katulad nito, nilalagyan ko po ng malakas na pressure yung bomba ko at binubugahan ko po yung ilalim na dahon. Malakas po ang buga sa ilalim na dahon. Yun lang po ang ginamit ko rito ng pamamaraan. Ang whitefly naman po kasi ay nasa ilalim ng dahon nagbabahay, sa ilalim ng dahon ng itlog. Kung yun po ay maagap na yung itlog nila ay maagap na matatanggal, eh wala na pong mapipisang whitefly. Wala pong masusugpo po ang populasyon nila. Yung katulad po yung ilalim ng dahon na yan, dyan po yan ang ingitlog. Kung makapal na makapal po, katulad ng umpisa dito, nakakita ko na maraming kumpul nila, itinatanggal na po yung dahon. Ganun. Kung maraming whitefly dyan sa ilalim. Yun lang po ang ginamit ko pamamaraan dito sa pagsugpo ng whitefly dahil yun po talaga ang kalaban ng sili. Sa abono naman po, eh wala nga akong nilagay ditong follow up ng mga abono kundi yung compost ko lang po. Eh panoorin nyo rin po kung paano po ako gumawa ng compost.
Medyo hindi nga lang po maganda pagka-video nun, pero kompleto po yung compost na yun. Lahat ng kailangan ng halaman na micro at macro nutrients ay nandoon po sa compost na yun. Ang pepper po, meron po siyang isang klase ng sakit na para sa kanya lang. Yun ay ang tinatawag na phytophthora blight. Yung sakit na yun po, eh, wala naman po ako. Ayaw ko po magkaroon noon, kaya wala po. Yun po eh, yung nabubulok yung tangkay na ganito. Pungkos po yun. Yun ang isang pinakakalaban na sakit nito. Yung pungkos na yun, na nabubulok yung tangkay, yun sa mga bunga naman eh, sa kayong pangungulot ng dahon eh, depends ano yon, nutrient deficiency, wag lang yung ano, wag lang yung tinatawag na ano, tobacco mosaic, eh, dahil nagkakaroon din siya, pero madalang naman yon, wag lang kayong maninigarilyo habang lumalapit dito sa mga solanaceous na halaman, nagkakasakit sila nung tobacco mosaic na yon. Yun lang po naman ang sa ano, sa fungus naman po, may mga prevention po tayo dyan. Ang pangkaraniwang ginagamit ko yung oregano, katas ng oregano, pag ano pa eh, o kaya yung baking soda na pang pwede po sila mga fungicide. Kung sa farm naman po at maramihan eh, bumibili na po ako ng fungicide, yung copper base po. Hindi po ako naghahanap ng brand, ang hanap ko po yung components niya, copper base na fungicide. Ganito po to, tag-araw po itinanim sili. Hybrid po siya, ng hybrid variety po siya. Kayang mabuhay ng ano, katag-arawan. Yun yung bonsai ko, pareha sila ng variety. Kaya lang yun ni buto na yan, nagaling sa ano, pinagbutuhan na lang yan. Kaya siguro naging ganyan siya. Sa pagpipitas naman po, eh pag ganito pong may mga pula na po, dapat po pinipitas na po siya. Mas maaga po tayo mamitas dito, mga madali naman po tanggalin yun. Mas maaga po tayong namimitas ng sili. Eh nakakaano sila, nag-ano kaagad sila, yung ika nga yung vegetative growth nila ay gumagana, dire-diretso paggana. Kung hindi po natin sila pipitasin, wala pong gagawin yung halaman, kundi pahinugin na lang yung bunga. Kaya kailangan, importante din po yung pagpipitas ng bunga. Kahit yung medyo maniba lang pa lang siya, yung mga ganito, isama na po yan sa pagpitas para continuous po ang buhay ng sili. Ganun lang po ako mag-alaga ng sili. Off-season planting sa container. Sana po may naibahagi akong konting kaalaman. Kung huwag nyo pong makakalimutan mag-like, mag-subscribe, o kaya mag-comment. Hanggang sa muli po.